igrot ka, ang pangit mo. Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko, para kang igrot. Ba't may sinabi ba ako na ang mga igrot pangit, walang kwenta. Sinabihan kitang igrot, eh di igrot ka naman talaga. O ano? Bilang isang igrot na content creator, hindi ako naging comfortable nung pinanood ko na yung video. It's because nakaka-trigger warning siya. And it depicts culturally insensitive remarks towards igrot. Medyo concerning siya kasi magkakaroon talaga siya ng negative influence towards yung mga followers niya. And nung chinek ko yung followers niya, umabot na sa 100,000 plus. So, it is already significant na pwedeng magkaroon ng risk ng parang false perceptions towards Cordillerans or mga igrot. Bilang isang igrot, nakaranas din ako ng sarit-saring discrimination because of my ethnicity. Nung elementary ako, kino-compare kami sa mga wild animals of the forest. Parang ganon. But hindi ka ano, nininiraan sa bundok? Yung mga trees, tapos yung mga bahay daw namin, dapat sa nakatuon daw sa tree trunk, mga ganun yung pagkakasabi ng playmates ko dati na na-encounter ko na may mga ganun ang pag-iisip. Number two, nagkaroon naman kami ng teacher nung high school. From the city siya, and then nung first time siya magturo dito sa amin, sabi niya, kami na nasa city, alam niyo ba, our lifestyle is better than kayong mga katutubo dito na talagang very bundok. Ganun siya. Ang feeling niya talaga sa amin is uncivilized talaga. And then nung college, may mga na-encounter din ako na some batchmates na parang hindi sila comfortable being with a Cordilleran, mga ganun. It's because iba daw yung kultura nila, ayaw nila makihalubil sa amin, yung mga ganun na eksena. So, basing from sa vlog, sa video na napanood natin, parang nagkaroon ng flashback memories. Nagkaroon tuloy ako ng, alam mo yun, naalala ko nung time or moment na naka-experience ako ng discrimination. As in, parang ganito. So, very insensitive talaga. Nakaka-offend talaga siya. And I hope na sana maging sensitive din yung mga ibang content creators. Lalong-lalo na kapag there is a certain group or indigent group na medyo napapatamaan or nagkakaroon na ng insensitive remarks. Ito ang question ko. What's wrong ba for being an igrot? Nakakahiya bang maging isang igrot? Ano ba ang mali sa pagiging isang igrot? Ito lang ang masasabi ko. One thing na proud ako bilang isang igrot is that kami ang isa sa mga pinakadisiplinadong tao dito sa Pilipinas. Promise yan. Kahit tatanungin mo sa mga friends mo or classmates mong igrot, madisiplinang tao, humble, patient, ayan, mababait kami mga igrot. At ang isang pwedeng mapansin mo ay medyo tahimik lang kami. Hindi kami loud individuals. At meron akong i-share na kaunting kaalaman. So, basing from Bayer's theory of migration sa Pilipinas, pinaniniwalaan na ang mga Cordilleran ethnolinguistic group ay isang branch or sub-branch ng Austronesian groups na nag-originate from Taiwan at some parts ng Southeast China. Nung time kasi ng Ice Age, merong mga land masses, parang mas mababa pa yung sea level, tapos mas madali kasing mag-migrate from Taiwan to the Philippines or dito sa Luzon. Kaya marami ang nag-remain dito sa Cordillera, tapos ang isang pwede mong mapansin na features ng mga Cordillerans ay mga Chinito at Chinita. Kung tatanungin nyo ako if ipo-forgive natin siya, for me, yes. I will still forgive him. It's because tao din lang naman siya na nagkakamali. And sa tingin ko, mukhang hindi ata siya naging medyo careful sa pagpili ng words. Or the choice of words na ginamit niya ay medyo hindi niya naisip siguro yung consequences. So, I think this will be a very, 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 very na learning insight sa kanya na parang magkakaroon siguro ng tweaking or medyo magbabago ng konti yung kanyang pag-create ng content in the future. Kahit na sinasabi niya na wala kayong pakialam, you can really feel the sense of pride,
However, deep inside, sigurado na sa mga number of bashings na naranasan niya or na-receive niya, magkakaroon siguro siya ng weight. Yung mga ganong factor na mag-freeze siya ng konti na weight, parang seryoso talaga yung bashings. Hindi siya yung ordinary bashings. It's a very consistent bashing na coming from a certain group na talaga namang na-offend sa insensitive remarks. Kung balak mo rin maging isang content creator, ang isa sa mga i-watch out mo ay the language. Yung language sensitivity. It's because hindi lang ito tungkol sa ethnicity na pwede mong ma-offend, kundi the way you exchange words, such as sana mabawas-bawasan yung mga pagmumura. Kasi pwede talagang ma-report automatically na kahit hindi nire-report ng mga followers, pwede talagang ma-takedown yan ng mga manual inspections ng mga staff. And kapag na-takedown yung video mo, pwedeng ang reason for your video being taken down is that using foul language, inappropriate content for minors, yung mga ganyan. And then, may kakategorize ata siya as category 1, yung mga ganon. So, it is not suitable for young audiences kasi pwedeng ma-exploit yung mga minds nila na pwede nilang gayahin yung pagmumura. Lalo-lalo na sa bahay o kaya sa school, baka gayahin nila yon. Pero expect pa rin natin na marami ang mag-comment sa kanya in every video or picture na ipopost niya. Kasi nga, very culturally insensitive yung remarks na yon, and tatatak talaga sa amin mga igorots na yon. And we cannot blame kapag meron talagang mag-comment sa kanyang mga videos sa page niya, sa channels niya, mga social media platforms. So that's the consequence kasi medyo trigger warning kasi yon. So that's it guys. Thank you and sana may natutunan kayo dito sa video. And of course, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. So thank you and have a wonderful day.